po sa inyo lahat. Today is December 6, 2021. Nandito ulit tayo ngayon sa Quezon City, sa East Avenue, sa harapan itong East Avenue Medical Center. Kasama natin ang Task Force Special Operations ng MMDA sa pamumuno ni Hepe, si Sir Joey Purio. At eto, nagbabalik ulit tayo dito sa East Avenue kung saan makikita natin na marami na namang mga naka-illegally park ng mga motor dito. Ang matitikita na illegal parking. Kung matatandaan nyo, nakaraan, nagkaroon na ng operation dito. Ganito-ganito rin, ganito marami mga motor na natikita ng illegal parking. So, parang wala yata tayo nakikitang pagbabago dito dahil hindi natin alam kung sinong dapat mag-ayos nito dito sa loob ng hospital. Dito to sa may harapan ng East Avenue Medical Center. So pagka ganito, natikita ng illegal parking, same lang penalty yan sa 4 wheels. Pagka illegal parking unattended, nasa 2,000 pesos ang penalty. Pero pagka may driver, nasa 1,000 illegal parking attended. And pag ganito mga minor violation, wala namang confiscation ng driver's license. Babayaran lang yan na mayari sa bayad center at hindi makukumpispa yung kanyang lisensya. Maraming mga motor na nandito ngayon ha. Ito kasi nagiging problema kapag ganito. Makikita natin yung sidewalk hindi na nadadaanan ng tao. Nagiging masikip na, wala nang makadaan dito. And meron nga pala tayong tow truck na naka-standby nandoon. Para sa mga motor na walang plaka or yung iba na may problema yung rehistro, so may impound yung motor na yun. So far wala pa naman tayo nakikita na ini-impound ng motor na yun. Mahaba to hanggang dun yung mga naka illegal parking ng mga motor. Ito na yung ticket, so babayaran niya na mayari sa bayad center. Ito, tignan natin yung isang mukhang may problema yata dito sa isang motor at matotow. Matotow yan, sir? Oo, yung walang motor. Plaka eh. Ah, walang plaka. Tikit sana. Oo. Kaya napalpot ang aming ito. Ito makikita natin dito. Titikitan na. Yung mga walang plaka, ipapatak yun. No plate, no traffic. Thank you, sir. Kita naman natin dito yung sign, Jess, na no parking sign. So away zone. Tanungin natin si Hepe. Sir Joey, good morning po. Maraming beses na po tayo nag-operate dito, sir. Oo, halos kututusin. Mas araw-arawin mo yan. Talagang nasyan yung mga yan lagi. So ito, follow-up operation lang to lagi. At nadadaanan ko lagi. Maraming yan ang pararin dyan. Nakikita naman natin. O, parking yan. Nakalagay dyan. Oo nga po, mayroon lagi na parking sign. Itong mga to, mga bago na naman to. Opo. Yung mga natitikita natin, wala na yan, di na bumabalik yan dyan kasi natitikita na. Itong mga to, bago naman itong mga to. Okay lang. Sinasabihan ng gwardiya. Hindi dapat po yung gwardiya, sinasabihan din ng gwardiya. Sinasabihan ng gwardiya. Kaya lagi na naman, panibago na naman yan. Opo. May ibang mukha eh. Opo. Thank you, Sir Joey. Ayun, kasi maraming beses na actually nadaanan lang to ng task force na nakikita natin. Ito na naman, marami na naman mga naka-illegal parking. So, kailangan talaga minomonitor para hindi nagtutuloy-tuloy na naka-illegal parking yung mga motor dito. Meron na isang motor doon na tow. Nandito, ikaharga na sa tow truck. Tingnan natin. Eto.
to. Ah, bali, dalawa palang motor to. Yung isa walang plaka. At ito isa yung Lala Move na motor. So dadalhin to sa Tomana Marikina, sa impounding area. And yung once na na-impound ang isang motor, merong binibigay na papel yung mga taga yung staff ng tow truck, at nandun yung info kung saan nila tutubusin yung motor, kung saan paano nila kukunin, nandun din yung contact number. Ano ba yung MB file number ng plaka? Pagka wala pa siyang ano, yung wala pa siyang issue na plaka, makikita yun sa OR. Ginagamit naman. Bansaman tala yun ang ginagamit. Ah, so yun, pag magpapagawa ng temporary plate, ayun. So yun pala yung naging reason kung bakit na impound yung motor. Nilalagay nila yun. Yun yung nilalagay, sir. Ayun. Thank you, sir. Nandito na tayo ngayon sa Barangay Old Balara at dito sa may Piera Road. Ito yung kasunod na area ng Operation Task Force. So makikita natin yung mga naka-illegally parked na mga taxi. Dito ang tinitikita ng illegal parking. Mukhang barangay complaint na ata to. So kaya nandito yung task force ngayon para actionan yung complaint ng I'm not sure, pero parang complaint na ata to ng isang concerned citizen. So meron pa doon, marami pa mga tinitikitan doon. So punta natin. Dito naman isang rider. Ito na aktuhan na nakamotor na walang suot na helmet. So ang violation nito ay no crash helmet. Pagka ganito nasa 1,500 ng penalty. Pero pag mga ganitong minor violation, wala namang confiscation ng driver's license. Ito isang mirage. And marami pala mga taxi rito. Nandito nakapark itong isang owner type jeep. So kailangan maka-start na to. Kasi once na hindi ito maka-start, it's possible na ma-tow itong owner type jeep na to. Pero kung mapapa-start naman niya, illegal parking lang yung kanyang violation. Ito taxi na, ito natikita na ng illegal parking unattended. So babayaran niya na may-ari sa bayad center. And dito rin marami rin mga naka-illegally park ng mga taxi dito. And kasama rin itong isang Hyundai Accent. So nasa kanto na tayo ng Nara Street and Piera Street dito sa Old Balara, Quezon City. Ah, ito. Matalas na reklamo ito, pangalawang balik na ito. Kasi kung makapasin ba yan, no passing this side. No? So dapat bawal. Walang nakaparado dyan. Two-way to eh. Kung nakaparado yan, halos hindi na madaan ang pagka two-way na. Pangalawa yung exit nito, going to Commonwealth, nireklamo rin yung Tupac. So yun ang pupunta natin. Pangalawa. Thank you, Sir Joey. So yun, ito nga pala ay nireklamo ng isang mga concerned citizen. Kasi nga naman, pag may two-way to, and makikita natin ha, hindi naman maluwag itong kalsada na to. So once na may magpark dito, maharangan na yung flow ng sasakyan. Ayan. Mukhang ito yata yung angkas ng walang helmet. Ito yun. Ito yung isang motor na nahuli kanina, walang helmet. Yung nagre-reklamo yung may-ari.
Pero nahuli kasi siya na wala siyang suot na helmet. So ito, makasasapan na to, dadan ito sa Tomana Marikina. Nandito tayo sa kanto ng kanto ng Nara and Fiera Road. Sa Old Balara, Quezon City.